Hello mga kabayan, kumusta kayo mga lambukay? Welcome po sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Yung reaction ko po ngayon ay manggagaling po dito sa upload ng Kabusiness Official, dalawang araw na ang nakalipas. Pero si Papa din Stevie po ang siya nag-vlog in behalf of Kabusiness kasi meron na ho itong pinuntahan. Bago ko ituloy, maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa aming lahat. To my new subscribers, silent viewers, salamat po. Mga nagla-like, comment, and share po sa aking mga ginagawang reaction, thank you so much. At salamat din po sa hindi ninyo pag-skip ng ads. Dahil malaking tulong po ito, malaking bagay po ito sa aking munting kubo. So yun po yung aking reaction ngayon. Napunta na nga ho doon sila Papa Dins sa bahay nila Vera, yung sa inupahan po. At nakita na naman natin dito, kinumusta si Vera. Ayun nga, bumili pala ng pasalubong ang team. Inabutan ito ng pasalubong si Vera. May prutas. So, syempre, pagpasok doon, ayan, kinumusta ni Papa Dins. Kita na naman natin si Vera. Kunting ano lang ba, napakaiyakin, iyak niya kaagad. Yung pag tinanong siya, kinausap siya, hindi siya makapagsalita nang hindi umiyak. Kaya shoutout po kay Ma'am Marichu Nieva. Ang tawag niya kay Vera is crying lady. Totoo naman, di ba? Yun na yung tatak mo, Vera. Sana baguhin mo yun. So, ito yung ano. Isang linggong hindi pumasok sa Vera. Nagkasakit niya ito. Pag-usapan muna natin yung kanyang kalusugan. Inuubo siya. Para sa akin, yung ubo, may lamig yan sa likod. So, kailangan para sa akin i-massage yung mga bilog-bilog na namumuo sa likod. Pag natanggal yan, mababawasan yung mga ubo-ubo. Kahit po ako dito nararanasan ko yan. Walang naghihilot sa akin eh. Yung kamay ko, parang elastic na eh. Inaabot ko talaga. Tapos, meron akong ginagamit na pang-massage. Sandali po. Talaga ipapakita pa eh. Sana ba yun? So, ito po ah. Ito yung ginagamit kong mag-massage. Tinapunot na ng amo ko. Nilalagay ko siya sa likod. Sasandal ko dito sa upuan. So, yan, umiikot-ikot ko siya sa malaking tulong. Mararamdaman mo yung sakit sa likod at mapipisat siya. So, yun si Vera, dapat, pwedeng kaya ni Lito yung maghilot, massage. Maganda nga yung siko ni Lito eh, kasi parang bola lang yun. Yun sana yung igawan ng ganun sa likod ni Vera. Para mabawasan yung pag-upubo niya. At the same time, Vera, para sa akin, ano, galaw-galaw ang katawan. Ipagpagay yung katawan mo para mabawas-bawasan ka ng, ano, yung fats. Totoo naman, di ba? Kasi mahirap yung ganyang madaling kapitan ng sakit pag ganyan yung katawan kasi hindi siya healthy. Bawas-bawas lang ng taba. Totoo yung Vera, pasensya ka na. Kasi kahit ako dito, real talk, yung timbang ko, umabot ako ng 74. Pinagbawas na ako ng aking, nagpa-check up ako dun sa Pinas. Kailangan mabawasan ako. Kasi sobra ang bigat. So, ginagawa ko dito, di ba sakit, baba ka ng hagdan? Na-exercise ka na doon. Ano mo lang, Vera, yung braso mo, paa mo, stretching ka lang. Kahit 10 minutes araw-araw, pag-gising mo sa umaga. Maintain mo lang yung Vera. Mahirap gawin para sa pag hindi ka sanay. Pero mararamdaman mo na gagaan yung pakiramdam mo, yung katawan mo. Agad sa mapapansin mo na lang nababawas-bawas ang kanan ng timbang. Lagyan mo ng lakas ang iyong katawan. Huwag lalamya-lamya. Pasensya ka na, Vera. Kasi para din yun sa iyong kalusugan. Para hindi ka ano, kapitan kagad ng sakit. Sabi mo nga, may hika ka. So, pag may hika ka, ganyan yung katawan mo, mas lalo kong mahirap ang huminga. Kasi nga, ang bigat tingnan. Diba? Kaya ingat lang yung kalusugan. So, ngayon, nung bandang huli na, diretso na tayo dito, mayroon daw pumunta doon kay Vera. At wala doon si Lito, nasa tindahan daw. Parang may gustong manira sa Kabusiness Official na gumawa ng kwento. Hindi natin sigurado ito, no? Wala namang pinakita si Vera, pero ayon sa kanya, sabi daw na parang kung hindi na siya papasok doon sa Kabusiness, baka tanggalin daw siya. Parang ganun. Ito lang, Vera, yung advice ko sa'yo. At paalala ko sa'yo, opinion ko to, Vera. No? Ba't ka naniniwala sa mga taong yun na yun lang yung time na nakita mo sila? At hindi mo nga alam kung sino ang pangalan, hindi mo nga nakita yung mukha ayon na sa'yo. Ipagpapalit mo ba yung ilang taon na kayong tinutulungan ng Kabusiness? 2 taon o 3 taon na? Yung may tawag dito eh. Yung pagkakakilala mo sa Kabusiness family, mas
maniniwala ka doon sa yun lang na time na nakita mo. Dapat sana pagkaganon para sa akin, ano. Kung may naninira katulad nun, Abera, dapat isa ka sa magdidepensa na hindi naman sila ganon, diba? Sabi mo nga, nagtanong ka, nag-message ka, di pwede mo naman silang puntahan doon. At nagdamdam ka kaagad. Parang naniwala ka kaagad doon sa sinabi ng mga taong yun kung sino yun na gumagawa-gawa ng kwento. Tsaka dapat inisip na lang, ano, opinion ko to, dapat inisip na lang ni Vera na simula umpisa ng tinulungan sila hanggang ngayon. Nagkaloko-loko kung saan anong nangyari sa kanila. Hindi sila binitawan ng kabusiness. So, ikaw question niyo pa ba yun yung credibility Vera ng kabusiness patungkol doon sa sinabi lang ng taong yun. So, sa comment section may nagtanong, bakit daw kasi ito si Lito pala gustong mag-apply ng trabaho? Tinanong pa pa din so anong trabaho ang kaya niya sa cashier daw. Hindi ko alam kung mayroong mga kababayan dyan na negosyante na tatanggap kay Lito as cashier. Hindi naman sa dinadaw natin siya kasi yung kalagayan ng kamay niya, mahirapan siya. Mahirap. Kung ako ang may-ari ng ano, papasukan ni Lito, hindi pwedeng cashier niya. Hindi siya papasa para sa akin. Real talk po. Tapos may mga nagtatanong pa dyan sa comment section, Vera, anong nagustuhan mo kay Lito na ikaw nang nagsasakripisyo, naghahanap buhay? Eh, yun ang hindi natin masasagot. Si Vera lang makakasagot nun. Diba? So, anong trabaho para kay Lito? Wala. Mahirap. Kaya ito talaga si Vera ngayon ang nagpapasan ng lahat ng responsibilidad. So, paalala ko lang at opinion ko, Vera, sa pagkakataon yun na halimbawa ulit mangyari na may mangwakwak sa'yo, may maninira sa kabusiness family, pagtanggol mo kasi alam mo kung sino sila dahil mas nakasama mo sila, nakilala mo ng matagal na panahon kumpara doon sa unang dating lang. Kahit kami, hindi pa namin nakikita o nakakasama ng personal ang kabusiness family. Pero, dahil sa mga nakikita namin, sa mga ina-upload nila, masasabi namin, totoong tao sila. Diba? So ikaw, Vera, nakasama mo na, nakaharap mo na sa pagkain, sama-sama kayong dyan sa loob ng bahay, tapos i-question mo pa rin, parang alanganin ka pa din doon sa nangyari na may gustong manira. Napaka-sabi nga dyan sa ano, i-comment section, napaka-sensitive mo nga daw. Sensitive para sa akin sa paraan na parang hindi tama, diba, na maging sensitive ng ganung sitwasyon. Maging sensitive ka, makiramdam, okay yun. Pero sensitive ka emotional, nadadamdamin mo agad yung mga bagay na ganun, mga narinig mo lang, na hindi mo nga kilala. So yun ang pangit na pagka-sensitive. Diba? So ngayon, ayan. May bagong upload pero ano, hindi ko muna din bibigyan ng reaction. So dito lang kay Lito at saka ngayon, itong nangyari sa kanila na pinuntahan ni Papa Dimes. Bakit daw hindi nagtinda na? Wala na po yung nag-comment doon sa ano, may nag-comment na nabasa ako. Nung nangyari sa tindahan, bakit hindi na nagtinda? Wala na po, nalugi po yung tindahan nila. Naubos po yung puhunan. Kasi dati, isinasamahan ho ng nangungutang ng 5-6. Nagkasakit si Vera. Napasma. Yun nga yung sabi niya. Dito ngayon nung nakaharap si Papa Dins. Parang ang pinupunto ni Vera, yung sakripisyo niya noon nung may tindahan pa sila. Yung pagod niya na nagluluto, namamalengke lahat. Halos 24 hours silang open dati eh. Bilib kami noon kasi laki ng kita nila eh. Kaya lang biglang nag-blockdown. So ngayon lang daw niya naramdaman, na-feel yung epekto ng ginawa niya dati na sakripisyo sa tindahan nila. Kasi halos siya naman ang ginagawa si Lito, nandun lang naman yan sa loob eh. Hindi naman kaya magbuhat ni Lito ng mga kung ano-ano mga bubuhatin. Mami Mercado, hindi naman kaya ni Lito. Tamang bantay lang siya doon, di ba? So ngayon lang daw niya na ano, parang yung pasma niya, yung pagod niya sa katawan, ngayon lang niya na-feel. Pero ayun niya sa kanya, doon naman sa ka-business house, ang trabaho naman, hindi naman ganun kabigatan at pwede naman magpahinga pag napagod. Yun naman eh. Napakaswerte niyo talaga.
Ito si Vera, ewan ko lang. Alam mo, Vera, kung ikaw yung nasa sitwasyon namin dito, hindi mo kakayanin talaga. Sa ka-business family, napakaswerte nyo na. Parang ano eh, yung araw na yun na hindi ka pumasok, pasalamat, mabait yung ka-business nyo. Kasi kung iba pa yun, adi, kung ayaw mo pumasok, edi wag na. O saan kayo pupunta kung sakali, Vera, kung hindi ka natutuloy sa pagpasok, kung hindi ka na magtatrabaho, anong gagawin mo? Yun lang sana isipin mo, Vera. Diba nandun na kayo sa dati sa ano, sa magulang mo? Anong nangyari? Umalis kayo. Nangalakal ka. Namasura kayo. So, ibig sabihin nun, mahirap ang buhay nyo doon. Sa puder ng magulang mo, Vera. Eh, magrerotukan na lang tayo dito. O sana, ang akin lang naman, huwag yung bigyan ng sakit ng ulo ang ano, family ka business. Kasi tamang tulong ang ginagawa nila eh. Tapos nagiging pabigat kayo, nagiging pasaway kayo, pasensya na dahil yun naman talaga ang totoo. Nagkakaroon ng problema ang ka-business family dahil doon sa mga taong tinutulungan nila na puro problema ang ibinibigay. Kung tutusin, nagmamalasakit ang ka-business family. Napakaswerte ninyo. Sana bigyan nyo naman ng ano, gaan ng loob. Yun na lang ang contribution ninyo. Huwag kayong magbibigay ng sakit ng ulo sa ka-business. Kayong mga tinutulungan lahat-lahat po. Kasi karamihan ang tinutulungan nila pinuno ka-business. Mga pasaway. Ewan ko lang, ako, kung sakaling sa akin mangyari yan, yung mga tinutulungan ko mga pasaway, hindi ako magsasakripisyo sa inyo, sa totoo lang, real talk po tayo. Sabihin nyo na masama ang ugali ko. Tinutulungan ko na kayo, tapos ganyan pa kayo sa akin, pasaway kayo. Pero iba kasi sila pinuno ka-business, sila misis ka-business. Napaka maunawain nila. Hanggat kaya nilang pagpasensyahan, hanggat kaya nilang intindihin, unawain, pagbigyan ng pagkakataon, napakadaming pagkakataon, kaya inaabusong kabaitan nila eh, sa totoo lang, inaabuso na sila eh. Eh yung mga taong to na mga tinutulungan nila na ang kakapal ng ano, yung iba, nananamantala na lang dahil alam nila, ah, mabait si ka-business, pwede tayong, pwede natin itong gawin pa ulit-ulit, di ba? Pero huwag tayong kampante kasi may hangganan ang lahat. Kaya ingat din po tayo. Kasi pag napuno na yung salok, kahit anong pang ano niyan, ay di kawawa rin kayo. Diba? So yun lang yun sa akin. Ano? Pahalagahan ho ninyo yung ginagawa ng ka-business family, first family. Ang effort din ng mga kakuang sa iyan, tulong-tulong sila. Pahalagahan ho ninyo dahil nandyan na kayo sa swerte. Diyos ko. Napakaswerte nyo. Ang daming nangangarap na mapunta dyan sa kinalalagyan ninyo ngayon, pero binibigyan nyo ng sakit ng ulo ang pamilya ng ka-business. Huwag naman kayong ganon. Malaking bagay na lang sana na happiness. Pagdaanin nyo yung sitwasyon nila, hindi problema. Diba? Napakaswerte talaga ng mga tao kung tinutulungan ng ka-business. Kaya huwag nyo silang abusuhin ang mga kabayan. Yun lang po yung aking opinion, ano, kila Lito at Vera. At saka Vera, at alisin mo na yung pag kinakausap ka, tinatanong ka, iiyak ka kagad. Kasi hindi kayo makakaintindihan eh. Wala naman dapat iyakan. Eh, magsalita ka ng maayos, huwag kang umiyak. Diba? Madaming naiirita kaya, Vera, sa ganun. Marami. Nakikita naman natin, babasa natin sa comment section. Sana magbago si Vera. Sana, may dumating o realization sa mga nangyari ngayon na mayroong gusto mang wakwak, huwag siyang maniniwala kaagad. Mas paniwalaan niya yung totoong mga tao na nakasalamuhan na niya, nakasama na niya, kilala na niya, ka-business family. Ayan, kulang na lang eh, yung isinubo nila, ibibigay pa sa iyo eh, sa inyo. Diba? Napakaswerte ng mga tao nito. So yun lang yung aking reaction. Ano, maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa akin. Shoutout po sa aking mga laging na rin yan, nakasubaybay sa aking mga ginagawang reaction. Kabayan Jessie Lucas, shout out po, good morning. Hi, Ate Sarah, good morning. Mama Maria Luisa Cartalaba, hello po, shout out. At saka kay Mama Jessica, yung kaibigan niyo po, shout out. Ate Marilyn, shout out po. Pinsan, Wolf's Tradition, day, siguro nandun na kayo sa bagong nilipatan ng bansa. May ganun eh. Kabayan Julia Pardales, hello po, Ate Ninette. Renta, shout out. Kabayan mo si Pascual, shout out. Ma'am Marilyn Cabanilla, kumusta po? Shout out. Ma'am Erlinda Nabarete, kumusta na po kayo? Shout out po. Ma'am Aisa May Dumasapal, shout out po. Mia Pumanlag, kabayan sa Cebu, kumusta po kayo? Shout out.
At kumusta na kaya sila, kabayan na Flor Delina Jacinto? Kumusta na ho kayo? Asan na ho kayo ngayon? Ingat po. At saka si Ma'am Glyceria Pacaira, kumusta po? So yun na muna no, ang aking reaction ngayon. Tuloy-tuloy po ang suporta, shoutout. Sa aking mga kasamahang mga reactors, shoutout po sa inyo. Ilalagay ko po sa screen. At sa mga kagwangs po, shoutout din. Lahat po ng mga kagwangs. So ingat po tayong lahat, yun lang po yung ating reaction ngayon sa ating crying lady na sana hindi na siya maging ganon. Diba? Sa katauhan ni Ate Vera. At konting diet, Ate Vera, para mas healthy ang katawan, long life. So hanggang dito na muna yung aking reaction. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the glory.